Magandang morning, Tito Johnson. Inaresto kahapon ng mga operatiba ng Quezon City Police District o QCPD ang tatlong scalper o yung mga nagbebenta na sobrang mahal na presyo ng mga tickets para sa PBA Finals Game 6 sa Cubao, Quezon City. Dumulog mismo ang Philippine Basketball Association o PBA sa QCPD upang ireklamo ang mga scalper na naglipa na online at sa bisinidad ng Araneta Center. Ayon kay PBA Commissioner Willie Marshall, naalarma sila na makita sa social media ang mga binibentang ticket na mas mahal ng 5 hanggang 10 beses ang presyo kumpara sa original price. Halimbawa na lang, Tito Johnson, ang upper box seat na 230 pesos ang original price ay ibinibenta sa presyong 500 pesos hanggang 1,000 pesos habang ang patron seat ticket na 650 pesos ang presyo ay ibinibenta naman ng mga scalper sa halagang 2,800 pesos. Marami aniya mga fans na nagalit sa social media, lalo't mabilis na nasa sold out ang mga ticket. Agad naman nagsagawa ng entrapment operation ng QCPD kung saan nagpanggap na buyer ang isa sa mga operatiba. Pasado alas 4 ng hapon kahapon na nadakip ang tatlong scalper at na-recover sa kanila ang 50 pirasong ticket ng PBA Commissioner's Cup na nagkakahalaga ng 11,500 pesos. Madami mga fans ang nagreklamo nga din sa online selling. So, humingi akong tulong kay General Torre sa QCPD para ma-entrap yung mga nasa online selling. Para sa mga fans din natin to, yung worth 600, pwede ulit na lang 2 weeks. Dahil mataas ang demand ng mga enterprising na mga kababayan natin, namimili na ng bultuhan at tapos binibenta uli at a higher price, which is illegal. Eh, huwag na silang mag-attempt na magbenta dahil baka mamaya ang mabentahan nila ay undercover policemen na. Eh, sayang ang lahat ng kanilang pinaghirapan kung sila ay magmumulta din lang. Tito Johnson, mahaharap ang tatlo sa paglabag sa City Ordinance 2744 o anti-scalping na may katapat na multang 5,000 piso. Ang mga mauulit at mauhuli na naman nasa violation ay automatikong magmumulta at makukulong ng 1 taon kung mapatunayan na guilty sa korte. Tito Johnson? Karen, paano naman halimbawa yung mga nakabili mula dun sa scalper, sila ba'y meron ding pananagutan kung sakasakali? Yes, Tito Johnson, nakasaad sa ordinansa ng Quezon City na maging yung mga bumibili at nagpa-participate dito sa mga scalping activities ay meron din kaukulang multa na kakaharapin. Sila din ay may pananagutan, Tito Johnson. Maraming salamat, Karen D. Guzman.